sa effort ng mga investors, local man or foreign. Yun ang isang nakaka-apekta dito sa ating ekonomiya. Kung titingnan, whatever happens to economy in this country, dapat yung ating mga kapatid na malaki ang naitutulong para sa ekonomiya natin, hindi dapat din maaapektuhan ng malaki. Para naman, magpatuloy yung ating puwersa sa ekonomiya sa labas. Kasi yung puwersa sa ekonomiya na sinasabi ko, where migrants and white double work sa Pilipinos na. May message ba sa ating mga puwersa sa ating pagbayad sa Pilipinas? Message naman po nga natin. Well, the only solution for this country is economic, political, and social status. Number one is, Filipinos must consider ourselves as one family, one Filipino family. And we have to be united as one Filipino family, to be united in our goals. So meaning to say, this time, hindi na dapat tayo magkawatak-watak, magkaway-away ng kapwa Pilipino. It's high time now for us to be united and to be one in attaining our goal, which is peace and progress, peace and economy. So, tayo mga Pilipino dito, manggagawa ka man kapitalista, yung program natin na tinatawag natin na Partnership for Industrial Peace and Economic Recovery Program is towards partnership between labor and capital and to any sector of our society now. Even though opposition or administration, they should be partners in attaining a government that is for the people, by the people, and of the people, not only for the rich, of the rich or whatever. So meaning to say, if you have an opposition, your program is not to destroy, but to help build this country. The same is with the administration. Yung block and corruption must be stopped now, because almost everywhere block and corruption in any agency of this government, of our government now, is there. Kahit saan nandiyan ang block and corruption. I hope they will think about it, that what they are, bakit kasi sila nandiyan, o hindi pagservisyo sa bayan, hindi para pahirapan yung bayan. Now, people outside, mga kapatid natin na mga migrant at RW, even though napakahirap yung nasa malayo na nagtatrabaho, away from your family, but yet sinasabi natin na malaking contribution para sa bansa natin. I hope this time, ang pagkakaisa ng lahat mga kapatid natin nasa abroad, dapat i-strengthen din natin. Kaya nagbabalak-balak nga tayo na magkaroon ng maraming programa para ang mga kapatid natin sa abroad at mga pamilya dito na mga kapatid natin na sa abroad at magkaroon ng pagtulong-tulong at magandang samahan para sabay-sabay natin, sabay-sabay natin makamtan ang pagkamit ng isang maganda at masaganang buhay at kabuhayan. So, that's all. Panawagan ko ay ang totoong pagkaisa. Hindi sa salita, hindi sa gawa, kundi sa puso at damdamin. At ito'y kailangan mangyayari. Yun lang ang solusyon sa kahirapan.